Idol Raffy, ang bisita niyo po ngayong hapon ay 112. I'm sorry. Meron pa sa baba. Punong-puno po yung ating action center, gayon din po ang ating studio dahil 112 po silang nandito sa pangunguna po ni Mr. Adamson Sandoval and RJ De Rojas. Ayan po sila kanina sa labas po ng ating action center. Pumila po sila at nilereklamo po yung kanilang kumpanya dahil po sa ginawang deduction po sa kanila para sa kanilang mga benefits. Pero hindi naman daw po nahuhulugan. Gaya na lamang po ng SSS Pag-ibig and PhilHealth. At Idol Raffy, dalawang bus silang pumunta dito sa ating tanggapan. Una sa lahat, maraming salamat po sa inyong tiwala sa amin. Thank you po talaga. Oh, sige sir, pakikwento po Sir Adamson. Ma'am. Bali po sir, sa ngayon po sir, 4 years consecutive po kami, simula po 2020 to present po. Continuous deduction po sila sa mandatory benefits. Pero po sa SSS, sa Pag-ibig sa PhilHealth, totally zero contribution po iyon simula 2020 to present. Sa SSS naman po sir, meron po silang backlog ng 8 months ng 2020, 11 months ng 2021, 12 months ng 2022. Kabungi-bungi yung sa SSS. Opo, then, tapos total sa Pag-ibig, wala talaga. Totally po wala po sir. Sa PhilHealth, wala rin. Wala din po sir. Pero nagbabawa sila sa sweldo ninyo. Continuous po. Since 2020, 1, 2, 3, magpo 4 years na. Ano pong dahilan na binibigyan nila sa inyo kapag sinisita niyo po sila? Actually po sir, ang nag-represent lang po sa amin ay si HR supervisor po na nasa planta na sa Kabuyaw. Ang sabi lang po sa amin, lagi daw aayusin, pero po wala naman po nangyayari kasi. Anong kumpanya niyo ulit sir? Bipro Incorporated po. Ano pong trabaho niyo po doon? Ako po ay ship production group leader and meron po ang kasama mga line leader tapos mga production worker po. Sa production, ano ba yung Bipro Incorporated? Anong kumpanya po ito, sir? Sir, bali po si Bipro Incorporated po, wala po siyang sariling product. Bali po, sir, project-based contractor po siya ng mga malalaking kumpanya. Kaya po hindi po namin pwedeng banggitin yung mga kumpanya kasi po wala naman pong problema yon sa kinalaman amin. Opo. Ang may problema lang po sa amin, sir, is si Bipro lang talaga. So, palagi nangangako na ayusin yung problema pero hanggang ngayon hindi pa rin naayos. Hindi po. Nag-check po kayo sa Pag-ibig, zero po talaga? Zero po, sir. Pati sa PhilHealth, zero po talaga. Zero po, sir. E paano pag nagkasakit kayo? Ano nangyari? Bali po, sir, meron po sa amin kagaya po, meron po kami kasama dito isang line leader. Nagkasakit po yung asawa niya. Bali po, nagda-direct na lang nagsisend ng through GCash ang company namin doon sa hospital as bilang pong contribution nila doon sa PhilHealth. Yung sa part po na ano. Ay naku, hindi pwede yan. Dapat talaga consistent kung ano yung nakasaad sa batas na dapat i-share ng employer. Total, bumabawas naman sa inyo. Dapat tinatapatan nila, may share sila. Ma'am Marcia, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Okay, nandito po yung mga kasama nyo sa taas. At ito po, kausap namin itong si Sir Adamson. At naikwento na po sa amin yung problema. So, ang gusto niyo po, i-update po yung contribution sa SSS. Tapos, ganun din po sa PhilHealth sa Pag-ibig. May kaso dapat to eh. Pag hindi ka naghuhulog sa SSS, may kaso ka. Ganun din sa ano sa Pag-ibig sa PhilHealth. Ma'am Arma, magandang hapon. Good afternoon. Ma'am, nandito po yung mahigit 100 ninyong mga empleyado sa amin ngayon. At ang kanilang reklamo, hindi po tamang paghuhulog ng contribution sa SSS at sa PhilHealth at Pag-ibig, zero na hulog. Anong nangyari po, ma'am? Sir, yung regarding sa mga government na complain nila, mayroon naman na kaming ano niyan, communication sa SSS at sa Pag-ibig, sir. Na-explain na din po yan sa ibang mga tao. Di ko lang po alam kung sino yung nandiyan po na hindi po na ipaliwanagan sa kanila. Pero yung may iba naman po na umaakyat sa office namin na ano ipapaliwanag namin na yan po ay isa-settle ni Bipro. Ma'am, 112 ang nandito. Buti sana kung 5, 6, 7, 8, 10, 100 mahigit. Apo, sir. Kung talagang kayo po ay very honest, truthful, and transparent sa pagpapaliwanag sa problema ang nangyari dyan sa inyong kumpanya, pinatawag dapat silang lahat, pinulong. O nag-issue ng memo at silang lahat nakatanggap bawat isa. Kasi kung ganun ang ginawa nyo, wala, sana sila rito ngayon. So paano ito, ma'am? Paano natin ayusin? Mga sir, therapy, mga ilan po sila na nandyan? 112 po, ma'am. 112? Opo, ganun karami. Oo.
O, paano yan? Katulad po kasi ng naisagot ko doon kay Ma'am Odette at saka kay Ma'am Roan, sir, i-address po namin yan sa proper forum po. Willing naman po kami i-ayos na kung ano yung mga complaint po nila, sir. Ah, gusto mo ipapadre sa proper forum. So gusto niyo po, papataw ko sa Senado kayo at saka SSS Pilal Pag-ibig. Ganun ba ang gusto niyo mangyari? Para in aid of legislation, papataw ko dahil itong SSS may mga pagkukulan na rin, itong Pilal Pag-ibig, dahil hindi nila kayang mamonitor na maayos yung contribution ng mga kumpanya para sa kanilang mga empleyado. So gusto mo, doon na sa Senado tayo mag-usap. Yan ba ang proper forum na gusto mo? Ang ibibigay ko naman sa'yo, sir, na inaayos naman po. Yun po naman ay assurance na inaayos naman po yan ni Vipro, sir. Ako po, Ma'am Arma, bilang isang HR supervisor kayo, hindi ko na kayo kinakausap masyado kasi bakit? Lahat lang sinasabi ninyo ay aayusin. Sorry, si Adam po to. Si Adam po. Sir. Sunod po, Madam. Based po sa company policy natin, meron po tayong marami kayong end of contract na tao. November 30, 2021, nag-end of contract kayo ng 110 na production worker. Why until now ang 13-month pay noon ay hindi nyo po naibigay? Sunod po. Adam. Po. Oo, ipapa-validate po po yung sinasabi mo. Ang sabi niyo, ang alam ko po sa company policy, Madam, 30 to 60 working days lamang ang pwedeng itagal noon bago ninyo i-release. Bakit po dumating tayo sa puntong 2024 na ay hindi ninyo na i-release? Sige Adam, i-validate. Mayroon ka bang mga pangalan, Adam, sa mga sinasabi mo para ma-validate ko? Actually, tanongin niyo po sa admin yan kasi may email yan sa admin. Bakit ko po yan nasabi? Ang pamangkin ko po sa kayong asawa noon ay ipinasok ko kasama po nang naendo ng November 30, 2021. Wala po silang 13 month hanggang ngayon. Kaninong admin, Adam? Sorry, sinong admin yung sinasabi si mo? Si Jonalyn Said po. Oh, sige. Sunod po, nag-email ako sa inyo tungkol tinatanong ko kayo doon sa salary round deduction ko sa Pag-ibig ng November, December 2019, January, February, March ng 2020. Since po hindi niyo na hindi na po kayo naghulog ng contribution namin, yung payment namin sa loan namin ay hindi niyo na rin hinulog. Bakit po hindi sa amin na ibalik yung 5 months deduction sa salary loan namin? Mm-hmm. Naku, ang daming kasalanan pala talaga ito. Piligro ka ngayon. O ma'am, pakisagot po. Kailan mo in-email sa akin, Adam? Ang so, alam ko pag po. Pag may email na mga salary deduction, pino-forward ko lang din kasi yan sa accounting. Accounting naman kasi yung nag-deduct at saka nagpa-process ng mga payables natin. Bilang HR supervisor po, in-email ko kayo, nagtatanong ako, kailan nyo po maibabalik yung 5 months deduction ninyo sa salary loan ko sa Pag-ibig? Still, wala kayong reply man lang doon. Sunod, Madam Arma, meron kaming kasama dito na si Sir Jerby Villanueva. Nag-resign po siya ng September 2023. January na po ngayon, February na 2024. Ang last pay niya po ay hindi niyo pa rin naibibigay. Isang cut-off pong pinasok, saka yung 13-month pay. Si Jimboy Ligado naman po, ang ATM niya ay nawala noong July 2029. Ipinablock niya, inireport niya sa inyo na ipasok ninyo sa ATM kasi late na nagreport ang tao. Hanggang po ngayon, yung 6,500 ay hindi niya pa rin nakiklaim. Oh, grabe itong kasalanan niyo, ma'am. Yung kay Jimboy, paano ko lang ha? Kasi nakausap po naman niya si Jimboy. Papabalidate ko lang po yung mga concern nila, sir. Ma'am, kahapon po, nakausap ko yung pamilya ni Maylin Maata, yung namatay po natin na PW kasi may sakit. Actually, namatay naman po yung therapy sa bahay nila. Okay. Pero po, may ang bunso niya pong anak ay 13 years old. Since po, may backlog nga po sila na contribution sa SSS from 2020, hindi po nakipag-settled si Vipor doon kung anong gagawin nila doon. Kung ano ba, kung isasauli na lang ba po nila doon sa pamilya nung namatayan, yung dinedak nila. Kasi po, nag-close na yung SSS. Parang nag-compute na po ng kung magkano po ang magiging pension nung minor na bata. Mr. Nicolas, magandang hapon.
Magandang hapon po, Senator. Magandang hapon po sa lahat ninyong tagapakinig. Pakiimbestigahan po itong Bipro Incorporated. Saan lugar po ito? Sa Cabuyao, Laguna. Sa Cabuyao, Laguna. Apo. Sir, actually po, si Bipro, meron na po kaming ongoing discussion, negotiation regarding doon sa mga hindi po nila na ihulog na kontribusyon mula 2020 hanggang 2023. Meron po silang installment proposal, nakapagbayad na po ng down payment. Pinoproseso na po namin yung dokumento para makapagsabit na sila ng mga payment ng installment. Pero sir, ang tagal na hindi ito nakapagpadala ng contribution para sa mga empleyado, ba't hindi nyo po nahuli yun? Hindi nyo na-monitor? Sir, actually, as early as last year, nakikipag-usap na po sa amin yung employer, nagkaroon po tayo ng reconciliation of records, yung mga payroll nila, tapos kinumpara po doon sa record namin para mag-come up tayo doon sa exact amount. Ngayon nga po, noong Disyembre, nagbayad na po sila ng required installment. Medyo malaki po kasi yung halaga. Umabot po tayo sa 21 million which covers 738 employees. So nagkaroon po ng proseso, dumaan po sa proseso. Ngayon po nandun na tayo sa final stages ng approval at napagbayad na nga po namin siya ng down payment. Okay, pero magkano pa pong kulang? 20 million po, ang proposal po nila is to pay that in 48 months through installment scheme program. So, meron kayong ganung arrangement na okay naman po sa SSS? Apo, according to process po yan. Meron po tayong ongoing na mga programa, kasali po yan. Kaya pwede po nilang bayarin yan through installment. So, paano po halimbawa yung mga empleyado nag-retire o umalis na o nag-end of contract o nakaltasan sila ng SSS? Diba? At hindi naman pala nahuhulog dyan. Tapos, kumalas na yung empleyado. So paano yun? Mababawi ba nila yung kanilang pera na kinaltas-kaltas sa kanila na hindi naman hulog sa SSS? At saka isa pa, di mo ba may violation yan, sir? Ang tawag ko dyan, pag nanakaw. Kasi pera ng tao, pera ng mga empleyado, pinawas nila para uhulog sa SSS pero hindi naman pala, inihulog sa bulsa nila. Apo, sir, yung una muna tanong, yung kung mababawi ba ng mga miyembro, hindi po mababawi. Ito po ay once ma-approve na yung ma-encash na namin yung cheque, yan po ipapasok namin doon sa mga individual accounts ng mga miyembro. Tapos po kung yung sinasabi nyo may namatay kanina or may retirement, kung qualified po ngayon sa retirement or sa death claim benefit, sinasettle po namin based doon sa approved, doon sa posted contribution. Then after that, kapag na-credit na yung mga unremitted contribution, i-readjust po natin yung beneficio. Okay, ang ibig sabihin, halimbawa sir, yung empleyado pumasok ng 2020. Apo. Okay, and then naghulog lamang itong kumpanya ng 3 months. Uh-huh. And then the rest up to now, walang inihulog although panay ang kaltas. Now, may nangyari po dun sa empleyado. Makakuha ba siyang benepisyo sa SSS? Makakuha po ng benepisyo sa SSS. Pero base doon sa 3 buwan lamang nahulog? Ganito po. Pag may mga cases po na ganyan, babayaran muna natin ayon sa doon sa 3 contribution na posted and then saka po natin i-compute pagka pumasok na yung mga contribution na subject nga dito sa installment payment. Eh paano sir kung hindi naging totoo itong kumpanya, hindi sinunod yung usapan? Sir, meron po tayong legal procedure. So doon na po tayo papasok, magdidemanda tayo sa korte para ma-persa itong employer na bayaran yung mga unremitted contribution, yung mga dinidaktil. Pero sir, dapat ngayon pa lamang meron na kayong kinaso dito sa employer na ito, talamak eh. Ang proseso po kasi sir, kapag nakikipag-usap naman, dahil nga may financial difficulties dahil doon sa pandemic, pinagbibigyan po natin yan at pinagbabayad po natin sa pamamaraan ng installment. Sir, 2020, 21, 2, 3, 4, 4 na taon, don't use that word pandemic. Laos na po yan. Tapos na yung pandemic. Tama po kayo, sir. Yung po kasing period na nagkaroon siya ng delinquency, yung period na pandemic, kaya nabanggit ko yung pandemic. Kaya ngayon po, nung nag-resume tayo, lahat po pero sir, pagkatapos ng pandemic, last year pa, wala ng pandemic, 2022, but natapos na, wala pa rin contribution, 23. Gaya po na sabi ko kanina, nakapagbayad na sila ng down payment, yung pong portion ng 2023, yung po yung ginamit natin sa reconciliation of records. Nagbayad ba sila down 2023? Po kasi, sa 2023 po sir, ang may hulog lang ay January, February, August at September lamang. Na binigay nila sa amin.
Kaya nga, noong 2023 daw po, ilang buwan lang? 4 months po. 4 months lang. Na po. O wala yung kayo... Yung po yung down payment, sir, doon sa sinasabi natin installment. Kasi pag nag-installment, may required na 5% down payment according to our procedure. And then saka po natin ipoproseso at pagbabayarin na po natin doon sa natitirang balanse. Wala po kayong kinakasuhan ng mga kumpanya, sir? May kinakasuhan po tayo, sir. Lalo na po yung mga hindi nagko-comply doon sa ating billing letter, sa demand letter. O itong byproser, may kaso ba ito sa inyo? Wala. Ito po, wala pong kaso sapagkat nakipag-usap po sila at nakipag-ayos sa SSS na magbabayad sa pamamagitan ng installment program. Okay. Sir, ganitong gawin natin, ano? Ipakita niyo po sa amin yung agreement between you and itong kumpanya ng Bipro. Anong klaseng arrangement meron kayo? Dapat sige malaman po, din ng mga empleyado. Baka mga kayo kailan nag-uusap dyan na hindi alam ng mga empleyado at sila pala'y dehado. Sige po, papakita po natin yung mga dokumento sinabit nila at yung approval ng ating installment. At saka pakita nyo rin po yung correspondence, yung back and forth, yung pagsusulat sa inyo, tapos kayo nagsusumusulat sa Bipro. Gusto namin malaman, gusto malaman ng empleyado. Apo, tama po. Sige po, ikukomplay po natin yan. Bibigyan namin kayo ng kopya doon sa ating mga naging communications ng Bipro at saka ng SSS. At gusto ko po sir, maging masugid kayo dyan na i-monitor po itong mga kumpanya delinquente na hindi nagbabayad, nag-remit ng sa tamang oras. Po, ginagawa po natin yan. Marami po tayong programa. Binibisita po natin yung mga employer na medyo nagkakaroon na nga ng... Kaya nga sir, dapat meron kayo timeline na after 6 months hindi nagbabayad itong kumpanya, puntahan at kapag nakita nyo na talagang existing pa at delinquente lang talaga, kasuhan. Ganun po yung ginagawa natin, sir. Pagka po, 6 na buwan na namin napansin na hindi nagbabayad, binibigyan po natin ang billing letter. Tapos po, pagka hindi sumunod sa billing letter, demand letter, kung sir, hindi pa rin sumagot, sir, meron po kaso. Sir, kasuhan. Po, meron nga pong proseso yung billing letter, demand letter, saka po filing of case na. Ganun po, ganun po yung proseso ng SSS. So nakakatakas itong mga kumpanyan to. Kasi ang daming ang daming mga chichiburetche. Sir, ganito na lang. Papatawag namin kayo sa Senado. Doon na lang kayo magpaliwanag. Kasi hindi ko naiintindihan talaga, sir. Abutin, meron palang billing letter, tapos demand letter, etc., etc. Dapat, tulad nito, taon na, hindi nagbabayad, ora mismo, kasuhan nyo na agad. O, may namamatay pa. Opo. Na walang nakukuha kasi nga, walang contribution sa SSS, tamantalang bawas ng bawas. Ikaw naman, sir. Opo, sir. Yan nga po, gaya ng sinabi namin, nagpapadala po at iniimbisigahan po yun ng SSS at yan po ay sinisingil namin para ma-impost doon yung mga contributions. Naintindihan kita, sir. Naintindihan kita, sir. Ang gusto ko lamang, dapat meron kayo nakakasuhan para madala at hindi na maulit. Marami po tayo nakakasuhan, sir. Well, bakit din yung kasuhan po itong Bipro? Eh, meron na po kasi tayong arrangement na magbabayad sila ayon nga. Sir, even prior to the arrangement, sana, sir, consistent kayo, kasuhan nyo, wala kayong pinipili, hindi kayo selective. Pag may isang kumpanya dyan, nag-violate ng patakaran na after 6 months, hindi nagbabayad, kasuhan na agad. Tapos sige, makipag-deal sila, pero may kaso na sila, may fine na sila. At least doon sa kaso na meron silang fine. Ito ba yung namultahan? Opo, may penalties po ito, sir. Magkano pinulta dito sa kanila, minulta? Ang ngayon po, ang penalties natin is 2% per month. Magkano minulta sa kanila? Magkano po yung 2% per month? Yung total po, ang nasa akin po kasing record, yung totality, ibibigay ko po sa inyo yung mga na-compute namin penalties na isasama namin, nakasama dito sa 21 million, sir. Sir, ang kailangan pa rin, sir, kasuhan ninyo ang mga delinquenteng kumpanya. Kasi kawawa naman po itong mga empleyado, all the while they think na yung kinakaltas sa kanilang sweldo, nakakarampot na nga lang, akala nila inuhulog sa SSS, yung pala binubulsa pag nanakaw yun, sir, eh. Di ba, sir? Sana wag silang kumaltas tapos hindi sila magbibigay sa SSS, maintindihan ko po yun. Di ba, sir? Pero yung bang kaltas sila ng kaltas, pagkatapos inuhulog lang sa bulsa nila, pag nanakaw yun, dapat yun, kinakasuhan nyo. May mga nakasuhan naman po tayo, sir, ng mga ganyang employees. Kaya nga, bakit itong Bipro, hindi nyo kinasuhan? Kaso palagi nyo sinasabi, kasi nakipag-arrangement sa amin, nakipag-areglo. Opo. Sa magkano kadahilanan? Meron po kasing mga option to pay yung mga delinquencies. Number one nga po, yung cash payment. Pangalawa, installment. Meron pa po tayong tinatawag na
yung isang pwedeng yung mga ari-arian nila ibabayad sa SSS. Kaya po, laging ganun ang policy ng BIPRO kasi pinapatawad niyo. May pinipili po kayo, dapat on time, pag wala silang hulog, automatic, nagkautang sila sa inyo, binabayaran ninyo agad at pinapalop niyo sa kanya. Kasi kawawa naman po kami. Every salary, binabawasan. Pero wala namang hulog pagtingin namin. Paano na kami? Tumatanda kami. Kaya nga po. Mingi po kami ng apology, pero ngayon po, pinapangako namin, tututukan namin yung kaso ninyo. Pangako po ninyo, lagi napapako po. Tuparin po ninyo, kasi kailangan po namin yan. Pinaghirapan po namin yan, kaya dapat ihulog po ninyo. Apo, wag po kayo mag-alala, tututukan namin itong kaso ninyo. No, nag-worry talaga kami, dahil nagpakahirap kami pumunta dito, nagkautang-utang kami, dahil lang sa ganing sitwasyon ninyo. Tututukan po natin yung kaso at nang sisiguraduhin po namin na magpapayad. Gawin po ninyo, puro kayo promise sa amin, puro kayo promise, wala naman kayong nagagawa ni kahit isa. Apo, ma'am, nagbayad na po ng down payment, unti-unti na po ito. Wala saan, tinignan namin, wala naman. May posted na po na mga contribution po, 4 months lang po yun. 2023. Nasaan yung mga bakante-bakante? Ito nga po yung pinapaliwanag ko kanina na naka-installment at ito po. Walang paliwanag po. Pinaghirapan po namin. Automatic, kung hindi kayo naghuhulog, no deduction salary. Kailangan po namin yun, ang pera na yun. Apo, wag po kayo mag-alala. Tututukan natin yung kaso na to upang maipost doon sa mga inyong account yung lahat ng mga hindi naihulog na contribution sa SSS. So, ibig sabihin po, sir, patuloy sila sa pagdideduct pa rin sa sahod ng mga empleyado samantalang hindi naman sila updated, hindi naman sila naghuhulog? Sir, ganito po, requirement po kasi namin yan na kapag naka-installment kayo, dapat yung current payments po ay nai-remit nila. So, itong January, due pa naman iyan ngayong February, kaya hintayin po namin yung, kasi December is bayad po, bayad na bayaran na po, yun po hintayin natin maipost. Wala pong bayad po, sir, ang December. Ang may bayad lang po sa 2023, January, February, August, at September lamang. Yung December po ay kasali sa installment. Yung po January ang iniintay natin bayad. At yan po ay requirement doon sa installment. Bago po namin tanggapin yung installment na yan, dapat yung current payments po ay naibabayad sa SSS. So, hanggang December, walang bayad kasi po yun ay kasali sa installment. Itong January, due po yan sa February 29, yun po ang hihintayin natin. Once po hindi sila magbayad, hindi po natin ipapatuloy itong installment at kaso na po ang kasunod nito. Sir, I'm telling you, sir, I'm serious. Kasuhan mo, sir, kung hindi, mapapatawag ka sa Senado. Magpapaimbestiga ako rito. Okay po, sir. Vice Chairman po ako sa Senate Committee on Labor. Papatawag kita sa Senado. Isa ka doon. Magigisa ka. Andayo pang cheche-bureche sinasabi, mga pati COVID sinamo pang dahilan. Dapat kapag hindi naghulog after 6 months, kasuhan. Very lenient kayo, very lax. Kaya ang dami mga abusadong kumpanya, mga walang yan, hindi nagbibigay ng 13-month pay pa. Pag nanakaw yan, tawag sir, kukuha, magdideduct ka sa sweldo ng mga tauhan mo. Pagkatapos, imbis na ibigay mo sa gobyerno contribution nila, kasi yun ang benefits nila, nasa batas natin, binubulsa mo. Anong tawag dyan? Pag nanakaw, di ba? Apo. Oh. Kasuhan nyo na agad. Pero samantalang kung empleyado, magnakaw kahit piso lang sa kumpanya, pakukulong agad ng kumpanya. Samantalang pag itong mga empleyado ninanakawan left and right, hindi makukulong, bagkus, pinapatawad at meron pang mga deal, mga arrangement. Diba? Maluwag ang kumpanya, maluwag ang gobyerno, ang SSS sa mga magnanakaw na kumpanya. Pero kapag yung mga empleyado, nagnakaw, pinagbintangan, nagnakaw, agad-agad kakasuhan, kukulong. Yun ang problema dito sa sistema natin, sir. Opo. Sir, gusto ko po mag-file kayo ng kaso dito sa ano, sa BIPRO. Attorney Garrett? Yes po, Sen. Magandang hapon po. Mag-hearing tayo rito. Yes po, about sa SSS po. SSS, Pilal Pag-ibig, na hindi naghuhulog itong mga kumpanya. Pag nanakaw to eh, imbis na ihulog sa contribution, binubulsa, and then itong mga kumpanya, itong SSS, Pilal Pag-ibig, pabaya sila, hindi nila mo-monitor, and then late namang malaman, yung iba nang kamatay na, yung iba nag-resign na, hindi nakakuha ng benefits. I agree po, Senator. Actually, if I can give a bit of legal advice po on the side sa sinasabi po ng ating SSS representative, nothing is stopping po our complainants right now from actually filing a case for estafa against the
responsible persons ng BIPRO po. Hindi po nila kailangan ng hintayin pa po ang SSS to file their case for non-payment of SSS. They have on their own a private interest to file a case for estafa po, Senator, because the company misappropriated their wages or nilagay sa iba ang kanilang ano, ang kanilang sahod na dinedak sa kanila. So if we can gather them up, seek assistance, someone to prepare the documents, we can file estafa against BIPRO right now, Senator. Opo. Kahit wala pa pong go signal. Yes, at the same time, gusto ko dapat yung gobyerno natin, gumawa naman action in favor dito sa mga empleyado. Tulad nito, they could have filed cases against these companies and other companies which they do not. Hinihintay nila makipag-areglo. Yes, po, mali natin, doon sa arregloan, pati si Eddie nabigyan. That's correct, Senator. So there's that possibility. Ang ano po kasi, laging sinasabi po ng SSS, as their first interest, aside from prosecution po, is collection. So ang ginagawa po nila, they dangle the threat of prosecution in order for them to collect the amount na hindi po nabayaran. So andun po tayo nagkakaproblema, Sen. Kaya po may mga compromise agreement that can stop po yung prosecution sana. Siguro medyo revisit natin batas tungkol dito sa mga ito, na tina natin kung paano natin mapaigting at bigyan ng ngipin tong batas na to. Na yes po, yung mga delinquenting mga kumpanya makasuhan, mapain, magkaroon ng stiff penalty. Yes po, Sen. Ang suggestion ko actually is, since it's a requisite sa ating batas na demand letter should be first sent to the person being collected upon, demand letter agad, tapos noon filean na agad ng case pending po yung kanilang pag-uusap sa compromise. In short po, Senator, whether or not makipag-compromise sila, the case is already hanging there. Ia-atras na lang po yung kaso by means of settlement kapag pumayag sa ano compromise. Pero regardless, may kaso pa rin pong ifa-file. Kasi kung hindi, lahat ng kumpanya gagawa ng ganun eh. Di ba? Yes po, I agree, Sen. Kasi mas matipid na bayaran ko in 20 months or 40 months ba ang sinabi ni SSS Representative 48 kanina months po? Ata eh. Opo, mas tipid po yun. Kaya nga eh. So ganito, Attorney Garrett. So mag-hearing yes, tayo tungkol dito. Patawag natin yes. SSS Pilal Pag-ibig, ito yung talamak na palaging delinquente itong mga kumpanya na hindi nila namomonitor. Yes, sir. I agree po. Alin po natin yung collection practices ng or yung demand process po. SSS Pilal Pag-ibig. So paalala mo by next week. Sige, Mr. Yes, Nicolas, bigyan mo ng dokumento kami para pakita namin sa mga empleyado nandito na lahat ng transaksyon ninyo, yung pakipag-usap ninyo, yung correspondence, yung sulat nyo back and forth, yung BIPRO, saka kayo, ano yung mga pinag-uusapan ninyo, pati chat, lahat. Copy, sir. Copy po. Okay. Gusto ko makita yan at gawin nyo na updated yung ano yung records ninyo, okay? Okay po, sir. Ma'am, patatawag natin sa Senado lahat to. SSS Pilal Pag-ibig. Hindi lang kayong unang pagkakataon na may ganitong problema. Ang dami na pong mga kumpanya, ang mga tao na ganun din po, biktima ng kapabayaan itong mga SSS Pilal Pag-ibig. Salamat. Doon po sa inyong pamasahe, gumastos daw po kayo, nag-ambag-ambag kayo. 40K po, sir. Sa dalawang bus po. Bayaran ko na lang po yun. Salamat. Bayaran ko po yun. Ito lang po gagawin ko. Ilan po kayong lahat nandito? 114 kasi 109 plus. Ilan po lahat? 115 po pala. 115. Bigyan ko kayo ng 115, tigo 1,000 kayo. Salamat. Para bayad na yung bus na tapos meron pa kayo konti. At ipinapangako ko po sa inyo, masusunod yung problema nyo. May kalalaman po itong SSS Pilal Pag-ibig. Nandayan sa inyo, magkakaroon pa pagbabago. $110 na production staff, hindi nabigyan ng 13-month pay. Say, sir, marami po yan. Ilang batch po na inanob contract nila. Ang sinasabi ko po sa inyo na inanob contract nila nung November 30, 2021, di ba po inanob contract nila nung November 30, pinabalik po nila yun ng December 14 as extra worker. Then ang length of service po nila dumating po si Andra hanggang January 2023. Then nagcontractual po ulit yung mga tao. Di tapos po end of contract naman po sila siguro nila ng May o April naman ng 2023. Still po walang 13 month na binigay iyon. Bali po two times nilang ginawang contractual yung tao na walang 13 month. Sinadya nila pwede mabigyan 13 month pay. Parang ganun ang na iwas po. Nila. Parang ganun na po.
Okay. Sige po, ayusin natin to. Ipatatawag natin lahat yan sa Senado. Yung SSS Bill Pag-ibig, ayusin po natin yan. Gagawin po namin lahat na para ma-update yan. Magkakaroon po ng hearing siguro. Ilan sa inyo, susunduin po namin sa kumpanya ninyo o kung saan po kayo. Salamat. Dala namin sa Senate. Okay? Kaya salamat po. Nandahil po sa inyo, magkakaroon po ng pagbabago. Mr. Yes, Raymond Acoba? Yes, sir. Senator, good afternoon po. Alam niyo po itong kumpanyang Bipro sa Laguna? Not yet, sir. Ngayon ko lang po narinig po yung Bipro. Wala pong hulog sa PhilHealth, although every single payday, kinakaltasin sila para sa PhilHealth. Pero hindi nahulog sa PhilHealth, nahulog sa mga bulsa. So bakit ninyo po na-monitor to, sir? If that's the case, sir, dapat managot ho yung employer. So since na nasa anong office po niya, yung principal office po niya sa Laguna ba ho? Ang nasa Laguna po, sir, nasa Light Industry Science Park 1, iyon po ay planta. Yung main office po, sir, nasa Parkway po. Saan po yun? Sa may Alabang po. Sa Alabang daw po, sir. Parkway. Okay, building. So pasok po yan sa National Capital Region. Meron po kami yung branch kasi dyan sa NCR South. Ang sakop niya po yung Alabang City. So pwede po natin pa-check sa ating collection section yung status po ng company kung naguhulog ba ho sila ng tama or hindi. Sir, and gusto ko po makasuhan, sir. Kasuhan there, kasi 3 years daw walang hulog. Oo po, pag 3 years po ang mangyayari po niyan, magka-case build up po tayo. Yun. Imbestigahan po natin kasi sa ilalim po ng bagong batas po natin, yung Universal Healthcare Law, meron na rin po tayong civil and criminal case. Na check ko po sa particularly sa implementing rules natin sa section 38, no, meron doon nakalagay yung failure or refusal to accurately and timely remit contributions. At sinabi na po ng batas dito na pwede po silang ma-impose ng penalty, no, 50,000 for every violation per affected employee or imprisonment of not less than 6 months. Yun ang sinasabi kanina sa SSS. Year. Tigas ulo tong SSS na to eh. Buti pa itong PhilHealth, nakaintindi. Madali makaintindi itong PhilHealth. Ang ano lang po natin ngayon, Senator, is we have to magkaroon na po tayo ng case build-up para po ma-file natin ng tama po sa korte yung kaso natin. Salamat po. Buti pa kayo dyan sa PhilHealth. Itong SSS, tigas ulo eh. Sige po, sir. Yung mga tao po, sasama namin sa inyong tanggapan at gusto ko po agad-agad masolve po yung kaso nila. Gayon pa man, ito po yung may dadala ko sa Senado para magkaroon ng investigation and aid of legislation para matapos na po yung ganitong klase problema, hindi na po maulit, Mr. Acoba. Sige po, Senator. So, alalayan na lang po namin. Tapos as of now, lalapit po kami sa collection section sa tulong po ng legal namin para ma-check namin tong kumpanya na po na ito. Thank you po, Mr. Acoba, sir. Thank you po, sir. Walang anuman po, Senator. Shari? Ito po, sir, inaayos. Pati yung labor, yung dole, tatamaan sa akin tong dole na to. Isa pa ito. 13-man pay, pinapayagan nila na makalusot yung ganito karami empleyado, hindi nabibigyan. Punta mo na kay Odette and then ayusin po natin si Attorney Garrett, kakausapin po kayo para maayos natin ito problema. Okay, salamat po. Salamat po, sir. Maraming salamat po. More power po. Thank you po. Thank you po. Salamat po! Thank you po. Thank you. Thank you so much po. Salamat po. Thank you po. Thank you. Thank you po. Rapid tool po, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapid tool po ka na masusumbungan. So ito po. Okay, ito po, Sir Adamson, mga ma'am. Yung ipinangako po na 115,000 para pa ipang-uwi po tayo, no? Okay. At ito naman po, na additional 40,000 para po pamasahe po ninyo dahil nalaman po ni Senator Raffy na kayo po ay bumiyahe pa po. Na bumiyahe po kayo, nagrenta pa po kayo ng bus. Dalawang bus po. So, papalitan po ni Senator Raffy yung 40,000 po.
Sir Adamson, ito po yung 40,000, ano yung sa bus. Ayan po. And then, sir, ibibigyan po namin kayo ng tig 1,000 pesos para po pang uwi po ninyo. Okay. Okay po. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalatang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabay. Mait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi. Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inabi na binigyan ng ustisya. Mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira. Mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso. At dahil dun sa nudo sa'yo ang ating pangulo. Napakasarap na merong tulad mong aming takbuhan upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan. Wala nang mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong ng walang kapalit. Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik.